Welcome back to my YouTube channel, Sunny TV. Guys, ngayong ano na to ay may aayusin tayong isang washing machine na Fujidenso. Ang pinaka-common problem nito guys is yung motor. Kailangan na natin palitan siya ng motor. So, bali na check ko na ito. Washing na ito, na i-backlash ko na rin ito. Ito guys. Na-backlash ko na yung motor. Ito, natanggal ko na. Ito yung pinaka-motor niya. Ang problema na talaga nito guys, yung motor talagang nung binuksan ko siya. O yan. Binuksan ko siya guys, ano na, marami ng putol yung winding niya guys. So guys, kung napipansin nyo guys, ayan oh, may ano na siya, bukbuk, nabasa, ayan, may mga putol na siya guys, kaya ano na ito eh, defective na, hindi na pwedeng repairin. Ang choice talaga nito, i-rewind or replacement ng motor. So ang gagawin natin guys, magpapalit tayo ng motor kasi pag ni-rewind mo ito, ganun din ang suma total. Ganun din ang gastos ng presyo. Kaya papalitan natin ito ng bagong motor. So guys, mayroon tayo dito ano, bagong motor. Ito na to guys. Ito yung ipapalit natin. So bago ito. Ayan, gagawin natin guys. Papalitan natin itong ikakabit na lang natin diyan sa ano, sa loob. Okay guys, i-post ko lang muna guys at ibabaklasin natin itong ano para maikabit natin itong bagong motor. Okay guys, post ko muna guys ha. Okay guys, ayan na guys, nabaklas ko na yung pinakakahan ng motor ng washing natin. So ang gagawin ko guys ay ikakabit na natin itong motor dyan sa loob para ma-assemble na natin guys. Tapos afternoon at ay magwa-wiring na tayo. Okay guys, ikabit na natin tong motor, i-assemble na natin. Guys, habang kinakabit ko itong motor, ina-assemble ko, magpo-promote ako ng channel. Kung bago ka sa channel ko at napadaan ka, please subscribe naman at pa-like na lang kung magustuhan mo itong video na to. At pa-pindot na lang ng notification bell para sa susunod na mga video yung i-upload ko, ma-notify ka. Thank you very much guys!
Yeah, pala guys, ito guys, kakabit ko yung body ground sa makina, sa motor. Itong wire na ito, kailangan natin ikabit ito dito sa ano, sa motor. Ayan siya guys, body ground yan guys na kinakabit ko. Ayan. Susunod natin gagawin guys ay lalagyan natin na ng tornilyo ito ng mga ano ng motor. Okay guys. Ilagay lang natin itong mga rubber washer. Guys, itornilyo na lang natin guys. Itornilyo ko na guys. Okay guys, tapos na natin maitornilyo yung motor. Sa susunod natin gagawin guys ay ito guys yung takip, kakabit natin dyan, kakabit na natin para matakpan na natin itong ano guys. Guys, ilagay na natin. Ikita na lang natin yan mamaya pag ikabit na natin yung belt guys, para ma-level na natin yung pulley, saka yung pulley dito sa motor. At mamaya hindi sila parehas yung pantay ba, mamaya na natin ikita itong tornilyo. Okay guys, so ang gagawin natin guys, ibabalik na natin itong kaha, itatakip na natin dito para matornilyohan guys. Okay guys, pause ko lang muna guys ha. Okay guys, ayan na guys, naipatong na natin itong kaha guys. Ang gagawin natin guys, lalagyan na natin mga tornilyo ito para hindi na sila maghiwalay. So para madali tayo guys maglagay ng tornilyo, ang gagawin natin ay pwede naman natin itong ihiga na washing para maganda yung paglagay ng tornilyo. Guys, ihiga lang natin itong washing guys. Lagyan na natin ang mga tornilyo guys.
Okay guys, habang kinalagyan ko ng tornilyo ito guys, magpo-promote ulit ako ng channel ko guys. Kung bago ka sa channel ko at napadaan ka guys, subscribe naman at kahit na lang ng notification bell para sa susunod na mga video na ina-upload ko guys, updated kayo. Thank you very much guys. Okay guys, ipost ko lang muna to guys para malagyan ko ng tornilyo guys. Okay guys, ayan na guys, naitornilyo na natin guys. So ang gagawin natin guys ay hihigpitan na natin yung pulley doon sa ilalim para maikabit na natin din yung ano belt. Okay guys, higpitan na natin guys. Ito guys, ang gagawin natin guys pang higpit guys. Kasi may ano siya doon, nut. Okay guys. Ayan na guys, nagkita na natin guys. So ang gagawin natin guys ay ikakabit na natin yung belt. Ito guys, yung belt guys, kabit na natin. Okay guys, dapat guys label yung belt na yan guys ah. Para maganda yung andar. Ayan guys, naka-label siya guys ah. Ayan. Ayan. Ayan, pantay na pantay siya, naka-label doon sa pulley ng ano, washing. Okay guys, ang gagawin na natin guys ay magkuha wiring na tayo guys. Nakabitan na natin ang wiring. So bago pala natin ikabit guys, double check natin tong motor. Istirin natin. Saglit lang guys ha, push ko lang. Okay guys, ayan na guys, mag-tester na tayo guys. Double check natin. Ito guys, ang common ito, kulay red. Itong red ay kulay mali pala guys. Ang pinaka common pala nito itong blue. Itong blue. Tapos itong red tsaka dilaw ay forward tsaka reverse yan. So guys, i-tester natin para makasigurado tayong okay yung motor. Okay guys, ayan. Guys, pumapalo yung tester natin, ibig sabihin good yan. Tapang pula. So guys, okay na yan guys, good yung motor natin. So ang gagawin na natin ay magwa-wiring na tayo guys. Okay guys, saglit lang guys at ipupos ko lang muna para makaprepare na tayo pag-wiring. Okay guys, ayan na guys, magwa-wiring na tayo guys. Ito guys, kung napapansin nyo ito, itong dalawang dilaw, ito yung papunta doon sa timers ng washing. Ito yung connection ng forward saka reverse. Tapos meron tayong kulay brown. Ito naman yung live o your common papunta doon sa timer. Tapos ito yung isang wire, ito yung common na isa. So, ang gagawin natin guys, dito sa puti na to na common, ikukonek natin itong common ng motor. Yan, ikakabit natin yan. So, yan na. Kukonek natin. So, ito naman guys, ito, sa forward tsaka sa reverse ito, kahit alin na dito sa dalawa, parehas lang yan. So ikakabit natin dito sa dilaw itong isang
forward o reverse ng motor. Kasi baliktaran lang yan eh. Tapos itong isang dilaw dito sa kabila. Ayan guys. Sana nasusundan niya ako guys. Ito, ayan, nakakunik na guys. So yan, ang connection yan guys. So, ang kulang na lang natin is yung capacitor, run capacitor. So guys, ito yung capacitor niya guys. Meron tayong ayan guys, 10UF na capacitor, run motor yan guys. So ito yung ikakabit natin. So ang tamang connection nito guys, so dito tayo magkoconnect sa forward saka sa reverse ng motor papunta doon sa timer. Ito guys, ayan guys. So yan ang tamang connection yan guys. So yan, ayan na guys. Yung dalawang dilaw sa forward saka reverse connection doon sa timer. Ayan guys. Ayan. Ito yung komo ng motor. Itong kulay blue. So ang gagawin natin guys ay lalagyan na lang natin sila ng electrical tape guys para safety tayo guys. So okay guys, ayusin ko lang muna yung mga wire nen guys, tapos magti-testing na tayo guys pag nalagyan ko na ng electrical tape. Post ko lang to guys. Sana nasundan nyo yung pag-wiring guys. Okay guys, ayan na guys, naiayos ko na yung mga wiring. Okay guys, dapat ito binalot ko itong mga wirings para just in case hindi siya mapasa, para safety tayo kasi washing to, may tubig to guys eh. Kailangan nakabalot, binalot ko ng plastic guys. So okay na yan guys. Tapos na yan na ano, tapos na natin. So ang gagawin natin guys, mag titesting na tayo kung kaandar na itong ano natin. Kung okay yung connection natin ng wiring natin. Okay guys, testing na natin guys. Pa-plug in ko lang to guys para matesting na natin. Okay guys, plug in ko na guys ha. Ayan na guys, so bihitin na natin tong timer guys. Ayan na guys, napihit na natin, silipin na natin yung motor guys. So ayun guys, niikot na siya guys. So okay na guys oh. Maganda na yung ikot ng motor natin guys oh. So guys, okay na yan guys. Hanggang dito na lang to guys. Sana mayroon kayong natutunan guys sa aking tutorial video guys. Thank you very much guys. Salamat. Hanggang dito na lang guys.